Maligayang pagbabalik mga tol. Pag-uusapan muna natin ngayon ang bagong makakalaban ni General Casimero. Currently recognized as pound for pound, the best fighter in the world, Manny Pacman Pacquiao. Pakisuporta na lang ng aking channel mga tol. Maraming salamat. Nito lamang mga nakaraang araw mga tol, sa kabila ng bangayan ng dalawang Pinoy champion, ay nakapag-usap na nga si Donaire at General Casimero at napag-usapan nga ng dalawa ang tungkol sa kanilang kontrata. At sa kaparehong araw nga mga tol ay pinag-utos nga ng WBC na dapat harapin ni Donaire ang kapwa Pinoy champion na may hawak na WBC interim title na si Raymart Gabalio. Maraming ang nagtaka sa ganitong matchup mga tol, dahil kakapanalo pa lang ni Donaire ng titulong WBC title belt kontra kay Nordin Obale, kaya dapat hayaan mo na ito na makapamili ng kanyang makakalaban. Ngunit dahil sa balitang yun, maraming ang nagduda kung posible pa bang matuloy ang laban ni Donaire at Casimero. At sa bagong inilabas naman ng WBO mga tol, ay mukhang malabo na talaga magharap ang dalawang Pinoy champion ngayong taon, dahil ipinag-utos nga rin ng WBO na kailangan mo nang harapin ni General Casimero ang number one contender sa kanyang hawak na titulo na si Paul Butler. Itong si Butler mga tol ay may kartadang 33 wins, 2 talo lamang at 15 dito ay nagtatapos sa knockout, at may 7 sunod-sunod na panalo. At isa nga sa mga tumalo sa kanya itong si Solani Tete, natalo ito via technical knockout taong 2015. At nahawakan na rin ito ang IBF Bantamweight title mga tol taong 2014 at IBF Super Flyweight title taong 2015. Ayon pa nga sa WBO mga tol, ay may 20 days na lamang ang magkabilang kampo para sa nasasabing kasunduan. Ito na ang pangatlong title defense ni Casimero simula nung makuha niya ang WBO title belt kay Solani Tete. Sa ngayon ay malabo na talaga mga tol na matuloy ang Donaire versus Casimero ngayong taon. Ang pagpostpone ng unification fight ng bawat champion ay isang disadvantage para kay Nonito Donaire mga tol, dahil sa edad nito maaring mawala na sa prime kung aabot pa ng ilang taon bago niya makaharap ang mga kampyon sa kanyang division. Ganun pa man ay hindi pa naikasa ang bawat laban, kaya abang-abang na lang tayo mga tol sa mga posibleng mangyari. Para sa inyong opinion at suggestion mga tol, i-comment nyo na lang sa baba at ating babasahin yan. Maraming salamat.